Can a person suffering from kidney stone drink First Vita Plus? Eh, itong question. Doc, nung uminom ako ng First Vita Plus, pag-ihi ko may dugo. So, bakit pag-ihi niya may kasamang dugo? Nung uminom ng First Vita Plus. Ang history, meron silang kidney stone. Eh, bakit may dugo? Kasi yung kidney stone gumalaw sa pwesto niya. So, pag gumalaw sa pwesto niya yan, masusugat yon. Pag nasugat yan, magdudugo yon. Saan ang punta ng dugo? Sa pantog. Kaya pag ihi nila, may kasamang dugo. Simple. Kumuha ka ng bato sa kalye, gasgas mo sa balat mo, pag nasugat yan, nagdudugo yan. Eh, yung bato nasa loob ng kidney mo. Ang trabaho ng First Vita Plus, alisin yon. So, gagalaw sa pwesto niya. Pag gumalaw yan, ang sakit sa balakang nun. So, gagasgas po yan. Pag gasgas niyan, lalabas yan, papuntang panto. Kaya minsan, pag ihi nila, may mga buhangin. Okay? So, yun po yung mga kidney stone na nilalabas. And tanong ganito, Doc, nakita ko sa First Vita Plus, may nakalagay na calcium. Okay? Calcium. Sa malunggay, baka ako uminom ng apat na baso ng gata sa calcium. Minabasa ako. Ang nabasa niya, ang calcium daw nakaka-cause ng kidney stone. Oh, kasi madami yung mga kababaihan nagsusupplement ng calcium. Kasi nga, pag nagkakaedad na sila, rumurupok yung kanilang mga buto. Kasi nga, yung production nila ng mga hormone, humihina na. Kakaedad na. Kaya yung iba, nagsusupplement ng calcium. Okay. Tama po yung question. Kasi ang most common po na kidney stone, calcium stone. Most common. Meron tayong tinatawag na mga iba-ibang klaseng stone. Yan, kagaya niyan, uric acid stone. Diba? Alam natin sa uric acid yan. Itong struvite stone, kung ikaw madalas magka-UTI, pwede kang magkaroon ng stone, kidney stone. Yan po, galing yan sa UTI, recurrent UTI. Nagkaroon ka ngayon ng kidney stone. Ang most common, tandaan natin, calcium ha. Kaya ang calcium, minomonitor yan. Pag normal na, huwag ka na mag-supplement ng calcium. Kasi pwede ka magkaroon ng bato or kidney stone. Kung sa pamilya mo, meron kang history ng kidney stone, ayan po yun, cystine stone. Meron po dito nakikinig ngayon, 9 years old pa lang, may kidney stone na. Kasi sa pamilya nila. So, ang common po, pag galing sa family history, cystine stone. Okay, kung ikaw UTI madalas, struvite stone. Kung sa uric acid naman, uric acid stone. Pero ang most common po sa mga types of kidney stone, yan pong calcium stone. Ang tanong ganito. Di ba nabasa natin sa malunggay, meron siyang calcium. Yan, pwede magkaroon ng kidney stone. Bakit nakakatulong ang First Vita Plus sa mga kidney stone? Ba't sila gumagaling? Ba't natutulungan yung may mga kidney stone? Anong common na gamot na ibinibigay pag may kidney stone ng pasyente? Okay? Anong common? Ito po, binibigay kahit ako. Pag may pasyente yung kidney stone, ayaw uminom pa ng First Vita Plus. Anong gamot binibigay na common? Ito ang generic niyan. Potassium citrate ang generic na ibinibigay pag may kidney stone. Bakit? Ini-inhibit kasi nito o pinipigilan nito ang formation ng stone, yung crystal stone. Tapos diuretics po siya, nakakatulong siya pampaihi para mailabas yung mga kidney stone. Kaya nakakatulong ang First Vita Plus. Bakit? Kasi nga ang First Vita Plus, kung makikita nyo sa malunggay pa lang, meron din tayong potassium. Kanina may calcium. Ang malunggay, meron din po siyang potassium. Kasi nga, lahat ng green leafy vegetable, meron din.
Kumbaga, ang trabaho ng First Vita Plus, i-balance ang katawan po ng tao. O ang katawan natin, kung may mga sakit tayo, ibinabalanse po niya. Kaya nga, ang sabi, di ba, plenty of fruits and vegetable ang ideal kung healthy lifestyle ang gusto po natin. Kasi nga, binabalance nito yung katawan natin. O, ang generic niyang gamot na yan, potassium citrate. Ang First Vita Plus may potassium din. Okay? So, maliwanag po tayo. So, pwede po siya sa may mga kidney stone or kidney problem. Kaya ang question, Doc, paano yan? May sakit sa puso, ipinagbabawal yung mga green leafy vegetable. Oo. Diba? Pwede po siya ang First Vita Plus. Kaya ipinagbabawal yan, lalo na yung mga naoperahan sa puso, kasi nagtitake po sila ng gamot na pampalabnaw. Thrombolytics, may mga gamot silang iniinom. Pampalabnaw ng dugo. Ngayon, ang lahat ng green leafy vegetable, halos, meron tayong tinatawag na clotting factor. Clotting, ibig sabihin, pang-blood clot. Eh, bawal sa na-operahan sa puso yan. Kaya nga sila na-operahan sa puso kasi nga lumalapot yung dugo nila, nagkaaroon sila ng blood clot. Kaya binibigyan sila ng gamot na pampalabnaw ng dugo. Oh. Eh, ang mga green leafy, may clotting factor. Eh, bakit ang First Vita Plus pwede? Kasi meron po tayong dahon ng sili. Ang dahon ng sili, pampalabnaw ng dugo. Kumbaga nga, pambalance nga po yung limang gulay ng First Vita Plus. So, maliwanag po tayo doon. Okay.